magandang araw sa inyo lahat. Welcome back to Mr. Romeo DIY TV. So, ngayong araw na to ay pag-uusapan natin about power steering fluid ng NB350. Okay, so unang-una, bakit natin dapat palitan ang power steering fluid? Dumudumi ito in the long run. So, magkikreate siya ng mga contaminants sa loob ng power steering fluid, na pwedeng dumami yung friction, lumakas yung friction niya at ma-damage yung ating power steering fluid pump. At the same time, yung mga rack and pinion. So, ayaw natin masira to dahil kapag ito ang nadamay, mas malaki ang magagastos natin. Unlike, kung magpapalit lang tayo ng power steering fluid, about 900 pesos to 1,000 na available naman to sa kasa at madaling gawin. So, dito sa video na to, ipapakita ko lang naman yung simpleng pagpalit ng power steering fluid dun sa reservoir tank. Kasi merong mga gumagawa yung flushing. Siguro, gagawin ko ng next video yan, yung flushing. So, sa ngayon, yung simple muna ang gawin natin, yung sa reservoir tank. Paano natin siya mapapalitan. So, importante ito at para din makatulong din sa mga newbies na merong bagong NB350. So, ipapakita ko rin dito yung kung saan nakalocate yung reservoir tank. And then, dapat ma-check din natin sa manual kasi meron siyang maximum and low. Pero dalawa siya. Pwede siya sa cold at saka sa hot. Meaning yung malamig yung makina and then hot galing ka sa biyahe. So, importante rin yun. So, dapat i-check din natin lagi yung level nitong power steering fluid. Lalo kung babiyahe tayo na malayo. Meron tayong long drive. So, okay. So, dito sa susunod na mga papakita ko, yung step by step naman ng saan mo malolocate yung power steering fluid at paano ko ginawa at ano yung mga ginamit kong pangkanga ng power steering fluid na yan. Okay, so stay tuned for the next video. Okay, step one, need natin i-remove yung front passenger seat para makita natin yung lalagyan ng PSF reservoir tank. So, need natin siyang baklasin dahil natatakpan siya doon under the seat ng passenger seat sa may harapan. So, pagkatapos natin matanggal, makikita na natin ito yung reservoir tank ng PSF. So, malapit lang siya sa computer box. Okay, so gumamit tayo ng spray bottle na gamit na or sirens, pwede rin na at saka empty bottle para i-empty natin yung laman ng PSF, yung lumang PSF. So, kailangan mo ring iliko-liko yung manubela. Halimbawa, naubos mo na yung laman ng tank na yan. Iliko mo lang para lumabas pa iba pa. Okay, so magsasali na tayo ngayon ng new PSF na nabili ko to sa kasa, mga worth 1,000 pesos. So, pagsasali naman, i-check nyo sa manual. Meron kasi siyang hot and cold level. So, dapat correct level. So, try nyo rin iliku-liku yung manubela nyo para kumalat yung fluid hanggang sa makuha nyo yung tamang sukat ng PSF. So, start yung engine, i-check nyo. So, that's it. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe my YouTube channel. Thank you.